Maraming salamat sa isang napakagandang introduction, Father Clifford Miras. Magandang umaga po sa inyo lahat. Magandang umaga. Yes. Sabihin mo nga sa katabi mo, pinagpala ka ng Diyos dahil natabi mo ko. Pinagpala ka. Tungkol sa taon ng Habag, no? Year of Mercy, sa pamamagitan ng isang activity para ho naman tayo mabuhay-buhayan. Ngayon, no, nais ko muna, bago tayo magsimula ng ating pagninilay, tingnan niyo muna yung katabi niyo. Tingnan niyo sa mukha. Okay? Tingnan niyo po ang mukha ng katabi niyo. Huwag niyong tawanan, sabi ko lang ho, tingnan. Okay, pakitingnan ho ang mukha na katabi. Sabihin mo nga sa katabi mo ngayon, kamukha ka ng Diyos. Bakit may kasamang tawa naman, seryoso naman ako sabihin. Pero bakit nga pag ganoon, minsan kapag tinignan mo ang mukha na katabi mo, parang napapatawa ka kahit wala naman katawa-tawa. Alam niyo, minsan ho, nagbisa si Archbishop Socrates Villegas at tinanong niya the same question sa mga tao. Sabi niya, sabi mo sa katabi mo, kamukha ka ng Diyos. Nagtawanan lang sila, hindi nila sinabi. At sabi niya, bakit kaya hindi mo makita na kamukhaya ng Diyos? Kasi hindi mo daw nakikita ang sarili na kamukha rin ng Diyos. Amen? Nais ko pong simulan dito sa imagery na ito sapagkat kung mayroon mang isang bagay na nais nating matugunan sa taon ng Habag ay ang katotohanan na nang tumating ang Panginoong Jesus sapagkat ay nagdiriwang ng Adviento at ng Kapaskuhan, napakalino na makita natin na ang pagdating ni Jesus dito sa mundo ay ang pagpapakita at pagpapamalas ng rurok ng awa at habag ng Diyos. Kaya nga ho ang pinakatapit nito, no? Jesus Christ as the face of God's mercy. Yan po yung unang bahagi, unang statement na matatagpuan natin doon sa Bull of Indiction na Misericordiae Vultus, na pagkita ko kanina ni Father Ray. Diba po? Yung Misericordiae Vultus, the face of mercy. At ang nakalagay sa unang statement, Jesus Christ is the face of the mercy of God. Tunay nga namang nagkaroon ng mukha at habag ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus Christo. Kaya nga, paano natin makikita yan? Kung tinatanggap natin si Kristo sa ating buhay, tayo'y nagiging kamukha ni Kristo. At pag tayo'y nagiging kamukha ni Kristo, makikita mo rin ang mukha ni Kristo sa iba. Kaya nga, ito yung unang bahagi na nais kong ibinigay sa inyo. Tingnan mo ang iyong sarili at tingnan mo ang iyong kapwa apostolado ang panalangin. Kung siya talaga'y babad sa pananalangin, babad yan kay Kristo. At pagbabad yan kay Kristo, kamukhaya ni Kristo. At pagkamukhaya ni Kristo, lahat ng tao magiging kamukha ni Kristo sa kanyang panalangin. Amen? Kaya nga po yan ang ating bibigyan ng tuon ngayong taon ng Habag na kung saan ay papakano namin kanina ho ay napakaganda ho ng topic ni Father Ray. Sabagat ito ang tunay nga naman dapat nating gampanan bilang mga mananampalataya, lalong-lalo na bilang apostolado ng panalangin. Pero ang tanong, bakit mo ito ginagawa? Bakit kailangan mong gawin ang mga bagay na ito sa iyong kapwa? Because we want to follow Jesus. We want to be Jesus to other people. At kung ano meron siya ngayon, na habag, yun ang ibibigay natin. So it is not just simply just being kind to others or just being faithful to corporal or spiritual works of mercy, but the spirituality behind all those things.
Ano po yung spirituality na yon? Ang spirituality na una tayong pinahabagan ng Diyos. At sa pagkahabag ng Diyos sa atin, kaya tayo nakahabag sa ibang tao. Bakit tayo nakahabag? Sapagkat siya ay bunga ng pagmamahal ng Diyos. Mercy is one of the concrete manifestations of God's love for us. Kaya ako, ito po yung napakahalaga na minamahal ko mga kapatid, mga apostolado ng panalangin. Kayo po'y apostolado ng panalangin. At sigurado, isa sa mga gawain nyo'y panalangin. Pag hindi kayo nananalangin, ay baliwala yung pangalan dito. No? Kaya ako, hindi lamang apostolado ng panalangin, kundi apostolado ng bunga ng pananalangin. Yan ay ang habag at awa ng Diyos. Ngayon po, yan po yung pinaka-full of vindiction. Okay? Nabanggit na mo ni Father kahapon ay sinimulan na natin ang taon ng habag. Napakaganda ho ng humidian ni Pope Francis. Sabi niya, the primacy of grace. Sabi nga na isang santa, everything is grace. Lahat ay biyaya ng Diyos. No? Kaya nga ho, kumakita natin si Maria, isang biyaya ng Diyos na ibinigay sa atin. No? Kaya nga tayo dapat na magsaya at magalak sa napakaraming biyaya at pinagkakaloob ng Diyos sa atin. Ngayon po, nais ko na kung tingnan dito sa ilang mga bahagi ng letter na ito ng Santo Papa ang ating pagninilay ngayon bilang paghahanda o bilang pagdiriwang na ng taon ng habag. Okay? So sabi dito sa number 2 na Misericordia Vultus, the face of mercy, we need constantly contemplate the mystery of mercy. Sapagkat ito'y karanasan natin na tayo pinahabagan at kinahabagan pa rin ng ating Panginoon. Katulad na nabanggit kahapon ho ay opening of Door of Mercy sa Rome. At nabanggit na rin ni Father eh, na dito sa ating diocese bubuksan ang mga pintuan ng awa. Pero, I believe, dapat merong mga pinto na dapat pagbuksan. Yan ay pinto ng bawat isa sa atin. It is not just the door of mercy in those parishes, but those door of mercy inside of me. Kailangan dapat bawat isa sa atin magbukas ng pintuan ng kalooban natin para papasukin palagian ang awa ng Diyos at ang pagkiya at yun ang ibibigay natin sa iyo. Kaya na po sana, yun po ang hamon sa atin ng ating Santo Papa na tayo yung mabuksan. No? Kasi alam niyo mo bakit December 8 ang opening? Una, sapagkat nabuksan ang simula na katupad ng kaligtasan ng Panginoon o pagliligtas sa Panginoon, kailan? December 8 na no? Ang mahal na ina ay pinagtingin walang kasalanan. At pangalawa, sapagkat ito daw ang concluding day na Second Vatican Council, 1965. No? Sino po ang mga buhay ng 1965? Oh, alam ko kung wala magkataas at medyo... Buhay na. Okay, 1965. Meron mo dito na mga nakaranas pa ba ang mga pari na katalikod? Diba? Naranasan niyo pa yan. Laki ng misa. At ang pari ay nakatalikod para ayaw kayong makita. Pero ngayon ay nakaharap na. Alam niyo kung bakit? Huh? Kung bakit na ba ito? Na nakatalikod dati mga pari ay nakaharap na. Ang reason, mas guwapo na ngayon ang mga pari. Yung lang. Pero noon mo kasi, parang walang ang mga apostolado ng panalangin na grorosary na lamang dahil hindi nila maintindihan ang sinasabi ng pari. Pero ngayon, nakamarap na pari at meron na participation, then, makikita natin na hindi na dapat tayo nag-grorosary sa loob ng misa. Bakit? Sapagkat tayo ay kabahagi no?
Tayo participants, we are members of this church na nagsasama-sama sa banal na misa. Kaya ako, ito po yung napakahalaga na ating makita ngayong taon ng awa at kapag. Okay? Next. Kung atin po matutunghayan sa bahagi ng kasulatan, marami hong mga citations and even almost all the stories about Jesus Christ, matatagpuan natin ang manifestations of God's mercy. Diba? Kung makikita natin, ang dami-dami, hindi ko mamila, pag inisa-isa ko yan, ay gutom na tayo. Pero napakarami, tingnan nyo na lamang ang bawat eksena sa mabuting balita. Na kung saan ay si Jesus ay nagpapagaling. Si Jesus ay nagparami ng tinapay. Si Jesus ay nagpabuhay ng patay. Si Jesus ay naglakad sa tubig. Lahat ng yan, they are manifestations of the mercy of God to us. No? Kaya na po, makikita natin sa buong maraming mga bahagi ng Ebanghelyo, matatagpuan natin ito. Pero hindi lang noon, maging hanggang ngayon. I believe, why you are here, one of the reasons is that you experience the mercy of God into your life. Sino sa inyo ang nakaranas ng habag ng Diyos? Pakitaas ang kamay. Yung naranasan nyo talaga na habag sa inyo ang Diyos, wala kayong makain, bigla kayong nagkaroon ng pagkain. Nagkasakit kayo, bigla kayong gumaling. No? Namatay ang asawa nyo, nakapag-asawa pa kayo. Habag yan ang Diyos. Pero alam niyo, mga minamahal na mga kapatid, maraming mga pagkakataon na maranasan natin ang habag ng Diyos sa atin. Alam niyo, meron po akong isang kaibigan pari. Alam niyo, hindi siya naordanahan kaagad ang sama-sama ng loob niya. No? Kasi, bakit hindi siya naordinahan kaagad? Ang sabi niya, pero hindi ako nanginginawa. Alam ko, may awa ang Diyos. At alam niyo, naka-ordinahan siya sa kanya na-realize na noon pala siya seminarista, humiling siya sa Panginoon. Una, ma-ordinahan siya at the age of 33 years old. Sapagkat siya ng edad ni Jesus nung siya'y mamatay. At pangalawa, maordinahan siya sa sarili niyang bayan. Yung dalawang hilig niya na nakalimutan na niya, natupad nang siya'y maordinahan. Kaya pala siya natili dahil sakto dun sa edad niya na hiniling sa Diyos. Kung makikita natin na habang nakahawa ng Diyos, nangyayagalaw ng Diyos sa atin. Kaya nga, bilang mga apostolat ng panalangin, no? Kung makikita ho natin, hindi tayo tumatanda. Walang tumatanda sa apostolat ng panalangin, di ba po? Kasi kung may mga matatanda, hindi nakapunta rito. Malalayo yung mga taga-portistry, pero talito kayo. Di ba? Walang matanda sa harapan. Dahil tayo lahat ay malakas dahil nariyan ang biyaya ng Diyos sa atin. Okay? Sabi nga ho ng ating Santo Papa, Jesus not only taught us about the Father's mercy, but reveals the nature of God as that of a Father who never gives up until He has forgiven the wrong and overcome rejection with compassion. Hindi siya tinigil hanggang hindi tayo nakapabalik sa Kanya. Kaya nga ho, tayo man, no, sa ating paglog sa Panginoon, makikita natin na hindi siya tinigil kung ulitin ka niya hanggang sa umuho ka ng umuho sa Kanya. Sabi nga ho ng isang pari na mag-Thanksgiving siya sa seminaryo, sabi niya, when God says yes, nobody can say no. Diba? Tunay nga naman yun. Pag sinabi na ng Diyos na oo, aba ay kahit humindi ka ng humindi, ay mapapa-oo ka rin sa
sasakulin. Sapagkat alam mo na yan ang rasya ng Diyos at doon ka magiging banal at doon ka magiging masaya sa pagtupad ng kalooban ng Diyos. Okay? Kaya ako mga kapatid ko sa apostolado ng panalangin, ito'y paghawakan natin. Kahit na minsan tayo nadi-discourage, na minsan tayo ay nanghihina na, na para tayo may kaaway pa. Apostolado ng panalangin, pinapanalangin mo yung katabi mo. Kasama mo ang kaaway mo. At isa daw, napakahirap ipanalangin na yung kaaway. Naniniwala kayo doon? Naalala ko tuloy yung isang kaibigan ko, sabi niya, Father, narinig ko yung homily mo. Sabi mo kasi, dapat ipagdasal unang-unang kaaway. At sabi ko, at ngayon po, natuto na mo, ipinagdarasal ko ang aking kaaway unang-una sa aking panalangin. At sabi ko, wow, that's good. Ano pong pinapanalangin nyo? Mamatay na siya. Sabi ko, ay, hindi panalangin yan, sumpayan. Hindi yan tutugunin ng Diyos. No? Kaya nga po, sa ating patuloy na pananalangin, maalala natin na ang Diyos hindi titig. Kapag may panalangin ka na para ba hindi sinasagot ng Diyos, o lalo-lalo na sa kapwa mo na ayaw pang magbago, huwag ka manginawa sa pagdarasal para sa Kanya. May anak kang kasaway, may mga kamag-anak at kakilala na pinagdarasal mo na para bang walang nangyayari? Hindi! May nangyayari doon. Sapagkat ang Diyos, sabi nga ng Santo Papa, hindi titigil hanggat hindi niya kayang ibalik ang mga tao nito. Eh tayo pa, huwag tayong titigil ng pananalangin para sa Kanya. Ito ang hiling ng Santo Papa doon, cease to pray for these people who are in sin, who are in trouble, who are losing their ways, they're losing their roads to God. Kaya nga ho yun po. At sabi ho dito ng ating Santo Papa, with our eyes fixed on Jesus and His merciful case, we experience the love of the Most Holy Trinity. Pag ho ba tayo nagdarasal, saan tayo nakapokus? Misan ho nakakalungkot kapag nagdarasal ka ng Rosary dahil sa ulado mo lang kung saan-saan ka pa nakatingin. Sa nabagin ng Maria, napupuno ka ng grasya, ng Diyos sa sumasayon. Kaya mo magdasal ng gano'n. Minsan, binakita ko niya. Minsan, pumunta ako, apostolado ko na, ewan ko kung sino yun. Secret. Abay, sabi ko yun. Bakit kaya nagmamadali sila magdasal ng rosary? Eh kasi sabi ba naman, abagin ng Maria, napupuno ka na, Santa Maria na ng Diyos. Sabi ko, hindi pa yata tapos yung abagin ng Maria, Santa Maria na ng sabi ko, ganun ba kayo magdasal? Huh? Alam ko, hindi ganun tayo magdasal. Sabi sa atin, ng ating Santo Papa, with our eyes fixed on Jesus. Alam niyo po ba yung ibig sabihin nito sa Tagalog? Huwag mo lang daw susudya pa ang Diyos. Titigan mo siya. At sa buong pagdarasal mo, nakatitig ka sa Kanya. Di ba po, pag mayroong mahalagang tao sa inyo, ayaw nyo mayangalig sa inyong mga mata? Di ba? Gusto nyo, nakikin yung nakikita. Halimbawa, mahal na mahal nyo ang inyong anak. Agay talaga, ayaw nyo aalisin ang inyong mata sa kanya. Baka mahulog, baka madapa. Di ba? Kapag mahal na mahal yung Paris Peace nyo, ayaw nyo matatanggal sa inyong mga mata. Kaya kahit wala na kayo sa simbahan, siya pa rin pinag-uusapan niyo. Sana'y magaganda. Pero, inaasahan tayo to fix our eyes on the merciful grace of Jesus. Sabi ho dito, merciful grace. Pag tumingin ang Panginoon sa atin, laging may awa. Sabi ho ni Pope Francis sa isa niya, message, God always thinks mercifully. Kapag siya'y tumingin, nag-isip para sa atin, lagi may awa.
Tayo ba, pag tumingin tayo sa ating kapwa, may awa? Ay minsan sa ating pananalita, hindi makita. Sa pananalita pa lamang, hindi na makita. No? Pagkatapos mo magdasal at magsimba, nalala ko tuloy ng mga bagong-bagong pare. Na-chismis ka agad ako. At ang chismis sa akin, meron ako sugar man. Dahil lagi ako may kasama katikista. Dahil yun ang kasama ko sa pagmimisa ko. At alam niyo nakakalungkot, sino yung sila? Yung nag-chismis sa akin? Sila yung nasaunahan ng ako'y magmimisa. At kung ako'y magmimisa nga, nalang ang mga anak ng Espiritu Santo, sila yung nagsasabi, oh my God. Kaya sabi ko nga sa kanila, gusto ko silang subuhin at sabihin, kayo pa naman yung nagdarasal at nasa unakabot. Kayo pa nang chichismis sa akin. At sa susunod, may chichismis niyo ako. Sa bata-bata naman. Kaya joke lang po yun. Pero wala. Pero ano nga ba ang ating klase na pananalangin? Do we really fix our eyes on Jesus when we pray? O gusto na lang natin matapos sa ating napakadaming lubina? Pag nagdarasal ka ba nakikipag-usap sa isang tao mahalaga sa iyo, pinamadali mo? Di ba ninanamnam mo bawat salita ang gusto mo sabihin sa kanila? Sana sa pagdarasal natin, ninanamnam natin ang ating mga sinasabi sa pagdarasal. Eh kasi gusto natin matapos ang daming lubina. Minsan nagkakarambol-rambol na yung mga lubina natin. Pero mahalaga, ito, paano tayo mag-focus? We do not just pray with our lips, we pray with our hearts. Tayo nagdarasal hindi sa puso, kundi sa puso. At yun po, mga minamahal na mga kapatid, ang ating patuloy na makita. When we fix our eyes on Jesus while we are praying. Yan ho ang sabi ng Santo Pa. Okay? And then, mercy is the very foundation of the church life. Lahat ng ating ginagawa sa parokya, dapat lagi may kasamang habag. Kung ano naman ginagawa natin may kasamang habag, yung pagdarasal natin may kasamang habag. Pakikipag-usap natin sa kapwa-tao may kasamang habag. Lahat dapat ay may kasamang habag. Eh ang problema ho, isa ho sa talagang problema ng lahat ng organisasyon, hindi lang apostolado pala lang siguro, lahat. No? Eh minsan ay nawawalan tayo ng habag sa ating pag-iisip, sa ating pagsasalita, at sa ating paggawa. Sa pag-iisip, minsan kapag mayroong mga pumasok na mga bago doon sa parokya, sa simbahan, titingnan mo ba ikit? Gusto mong kinatisin lahat. Tapos meron na umiikot sa isipan mo. Sasabihin mo, patatanda mo, naka-spaghetti pa. Yun yung mga pumapasok lang. O kaya, sa salita. Sa salita. Alam nyo, isa ko sa laging binibigyan diin ng Santo Papa, lack of charity, gossip, chismis. No? Ang pinakamaganda daw na term para hindi daw ma-offend yung mga tao pag sinabi mo chismosa o chismoso, siya ay social analyst. Kapag sinabi yan, oh, yung galing mo palang social analyst, huwag kang sasabi, ay talaga, ibig sabihin lang yung chismosa ka. Yun lang ang term na formal. Social analyst. Alam niyo, kami mga pari, hindi kami biblika, lagi kami nasa chismis. Alam niyo, minsan ako'y nag-misa. Alas 6 ng umaga, ako'y nakasutana na. Pag-misa sa isang barangay. Alam niyo, alas 6 pa lamang, may umu ka na magkababaihan. Nag-chismisa. Eh, buti na lang ako nakasutana, malayo pa. Aba, nang makita ako, eh, at nung ako'y lumapit na sabi ko, magandang umaga po, sabi na, magandang umaga din po, nagkakatuwaan lang po. Sabi ko, agad na ako nakatuwaan. No? Sino yun na? Sabi ko, magsimba naman ho kayo doon sa Kapilya 6:30. Sabi na, sige po, ako yun.
Alam niyo, pagkalampas at pagkalampas ko pa lamang, ako na ang pinag-chiefsan. Pero okay lang. Alam niyo kung anong chase this? Sabi niya, sino kaya yung paring yun? Ang taas na ang guwapo. Sabi ko, okay, na-chismis yun. Eh. Gusto mo bumalik ulit, saka bumalik ulit. Ano ba? Pero ano nga ba? Minsan nakukulang tayo sa ating habang sa kapwa. Bilang charity in our words, especially in our words. Kung paano namin tinuturing ang bawat isa sa ating gawa. Okay? So, living up the extraordinary duty of mercy. Ngayon po, ilan mga bagay na nais ko pong iwanan sa inyo para maging konkreto na mabunga ang taon ng habang. Ayon na rin po sa kasulatan ng ating Santo Papa. Ito po yung mga ilang bagay. Una, ang pagbabasa ng Biblia. Okay? To dispose ourselves to listen to the Word of God. Hindi lamang tayo masanay at makontento sa ating narinig sa misa. Dapat araw-araw, tayo ay nagbabasa ng Biblia. Sino ho may mga Biblia sa bahay? Pakita sa kamay. Gusto ko lang malaman kung marami. Yan, pakibaba na ho. Sino ang nagbabasa ng Biblia niya araw-araw? Biglang umunti. Sana araw-araw, kahit ilang minuto lamang makapagbasa tayo. Yan ay makikita natin. Bakit? Because the whole of the scriptures speak of God's mercy. Kaya ako sabi na sa tupang, magbasa ka ng Biblia, maranasan mo, makakarilig ka, at makikita mo mensahe sa'yo ng awa ng Diyos. Pangalawa, practice of pilgrimage, nabanggit na huto ni Father Ray, nawa, huwag nilipas ang taon ito na hindi niyo madalaw ito, Jubilee Door at Door of Mercy. Okay? Pangatlo, this year is calling us to reach out. Ito na po yung binanggit ni Father Ray na mga apostolate natin. Outside prayer, kailangan tayo ng mga apostolate na complete sa mga tao. Okay? So, katulad ng Santo Papa, ito yung nais niyang ipakita. Next, yung pong corporal spiritual works of mercy. Hindi ko na po ulitin dahil nabanggit na yan. Nabigyan ang emphasis ni Father Ray. Okay? To bring a word of blessing and consolation to the poor. No? Lalo na po, hindi ko na rin tumibigyan dahil ito ay nabigyan na rin, no? The emphasis ni Father Ray, no? Yung pumabahan natin konkreto na may pakikita ang ating awang-habag sa mga tao. The season of death, ito po'y matagal pa naman. Ngunit kabahagi na rin, sinasabi niya ng ating Santo Papa na ito ay maging talagang privileged moment to celebrate and experience the mercy of God. And one of the things that we need ay ito. Sabi ho niya, the initiative of 24 hours for the Lord to be celebrated on the Friday and Saturday preceding the fourth week of Lent. No? Na kung saan ipag-aali tayo ng panahon sa ating Panginoon sa banal na sakramento para maging babad tayo sa presensya ni Kristo upang maging babad din tayo sa presensya ng ating kapwa. Okay? So yan. At ito po yung isa na hinihiling sa atin. Let us praise the sacrament of reconciliation at the center once more in such a way that it will enable people to touch grandeur of God's mercy. Huwag sanang lumipas ang adviento ito na hindi tayo makapangumpisal at hindi natin mayayla ang ating mga mahal sa buhay para makapangumpisal. That is the greatest of mercy of God na tayo'y patawarin. At sana nagpapakababa tayo sa ating sarili. No? Naalala ko ho, nung ako po ay mag-exposure doon sa isang parokya sa New Jersey, sa States. No? Alam niyo ho, alas 12 na tanghali nagpapakumpisal kami. Sabi ko, bakit naka alas 12 na tanghali dito? At alam niyo ho, may isang nangumpisal sa akin, babae. Sabi niya, bless me, Father, for I am sa sanito. Sige, what are you saying? Sabi niya, Father, I am too judgmental.
Sabi niya, oh, sige, ganyan, dami pa niya sinabi, dami niya sinabi. Na ako, konti na lang yung nabanggit ko dahil ang dami niya sinabi. Tapos pagkatapos yung absolution ko, sabi ba naman sa akin, how old are you, the priest? Nagbago yung mukha niya. Sabi ko, parang dalikata sa akin, tinatanong ko lang. Sabi ko, I'm 5 years in the priesthood. Sabi niya, that is the problem with you. You priest, you speak too much. Sabi ko, wala nga akong nagsabi. Siya na nga, at ako yung nosebleed na. Oh. Siya marami na sabi. Sabi ko, nang umalis siya, isa lang ang nasabi ko sa aking sarili, O-M-G. Oh my God! Nakukumpi sa lahat ng may, ako pa agad ay nahusgahan, eh siya kayong marami nasabi. Alam niyo ho, when we reconcile with God, we must be converted at the same time. Hindi lang basta tayo nagsisisi at hinihingi natin ang awa ng Diyos, kundi pagkatapos na napapako talaga tayo, kung chismosa ka noon, mas chismo. Hindi, pala. Hindi ka na, ganon. Kung ikaw ay magagalitin, hindi ka na mababawasan yung galit mo. Kung ikaw ay maingitin, mababawasan na yung git mo, mawawala na yung git mo. Kapag namumpisal ka at maramdaman mo ang awa ng Diyos, hindi pwede, hindi kanya papag. At yung sana ang magawa natin, mabago tayo sa grasya ng Diyos. Okay? Next. Ito po ang mission to the people. Oh, ito po yung nabanggit din ni Father Ray. Kung paano tayo mag-mission sa ating kapwa. Okay? At nawa po, we experience of God's mercy may reach everyone. Lahat ng ating nakakasal mo araw-araw. Every day, we meet people. Hindi pwede hindi. Nakakasalubong tayo ng mga tao, ano mo may papakita ang iyong hamak. Alam niyo, one time, ako po ay kumain sa doon sa San Pablo City. Presently, I'm assigned there. Kumain mo ako sa isa Dunkin' Donuts, no? Kumakain ako ganyan. Eh doon sa pinakasalami, natin ako sa may salami na ganyan, may bata ang iniginog donut, no? Sabi ko sa sarili ko, sa akin nga, sa laki kong ito, gulang pa ito. Pero ano ginawa ko? Bumili ako ng donut. Inilabas ko, binigay ko ito sa bata. Tumuntuwa yung bata. Pero hindi yun ang nakatatak sa akin. Ano yun? Bumalik ako. Nakatingin sa akin lahat na kumakain sa Dunkin' Donut. Tumalakpak pa sa akin. At sinabi, pahingin yun. Alam niyo, kung ako'y bumalik sa upuan, sabi ko, anong nagawa ko? Ano magawa ko? Malaki na ba yun na dapat palakpakan? Na dapat sabihan ng tao na nahingilin? Hindi ba dapat normal lang sa isang tao? Na kapag nakakita ka ng gutom at pwede ka lamang magbigay, ba't hindi mo gawin? Ito ba isang napakadakilang ginawa ko? O isa lang dapat na normal na ginagawa ng isang mananampalataya at isang Kristo? Tanong lang ko, pag nakakita kayo ng mga taong ganito, kapag kayo araw-araw na naglalakad, nagpunta sa isang lugar, anong ginagawa? Baka indifferent lang tayo, wala tayong pakialam. Pero hindi yan ang sinasabi ng Panginoon. Sinasabi na lahat ang habag ng Diyos para sa lahat. Nawa, may bahagi natin ito sa Diyos. Panghuli, pumunta tayo sa mahal na ito. Sa mahal na ina. Alam niyo ho, si Pope Francis, doon sa Misericordiae Vultus, tinawag niya ang mahal na ina bilang ina ng habag. Mother of Mercy. No? Sa pagkatunay nga naman, na tinanggap niya si Kristo, who is the face of Christ. Kaya nga siya ay Mother of Christ, Mother of Mercy. No? At talagang kitang-kita mo naman, nariyan yung awa ng Diyos. No? Kung saan ay makikita rin natin sa mahal na ina, no? Mahal na Birheng Maria, kung saan ay natanggap niya yung awa ng Diyos. Nawa, no? Tayo ay tumungo sa ating mahal na ina sapagkat siya ang nakaranas alagian ng awa ng Diyos. Bago ko ipaglihin ni Maria si Jesus, natanggap na niya si Jesus sapagkat natanggap na niya ang habag ng Diyos. Sabi nga ko,
ng isang homily ni Monsignor Jeremy Toon, no? Yung ating presider ngayon. Eh sabi niya doon sa misa, doon sa isang piyesta, before Mary received Jesus in her womb, she first received Jesus in her heart. Bago pa ba siya sa sinapuyunan, tinanggap ni Maria, tinanggap na niya si Jesus sa kanyang kalooban. Sapagkat ang tanggapin niya ang Diyos sa buhay niya, tinanggap na niya ang Ama ng Diyos. May awa ang Diyos. Yan po lagi sinasabi ko, sinasabi sa akin ng aking nanay. Alam niyo, tanda-tanda po ang nanay ko. Kasi kapag kami may problema sa bahay, kung kahit anong problema, lagi niya sinasabi, okay lang yan mga anak, may awa ang Diyos. At yan ang sinasabi rin na mahalay na sa bawat isa sa atin. Kung ano mong pinagdadaanan mo ngayon, marami ka bang mga problema, mga balakid, at nagiging dalawang isip ka na naipagpatuloy pa magiging apostolado ng panalangin, ang hawakan mo sinabi ng mahalay na, may awa ang Diyos. Kaya-kaya mo yan. Huwag kang titigil ng paglilingkod bilang apostolado ng panalangin. Sa pagkakasama mo, kasama natin ang mahal na ito. Sabi nga, when we pray to Mary, we do not just pray to Mary, but pray with Mary. Kasama natin si Mary upang patuloy natin maramdaman ang habag awa ng Diyos. Nawa, sa taong ito, ng awa at habag ng Diyos, maramdaman natin na ang mukha ng habag ng Diyos ay tinanggap natin. At ang mukha ng habag ng Diyos na si Jesus ay manahagi natin sa ating kapwa. Araw-araw. Amen. Magandang tanghalian po sa inyo. Ako'y awang-awa na sa mga ihing-ihi. At ako'y awang-awa na sa pikit na pikit.